minsan talaga meron tayo ng tinatawag na L kapag meron tayong alam sa katawan. Kapag L! Hello guys! So ayan, nandito na naman tayo sa channel ko kung saan magkukwentuhan naman tayo ng kung ano-ano. At para sa mga bago lang sa channel na to, kung ngayon ka lang napadpad dito at kung na-click mo tong video na to ng walang dahilan, please panoorin mo at least tapusin mo man lang. And kung nagustuhan mo ang video na to, please click subscribe and hit the bell button para naman ma-notify ka kapag meron ako mga bagong updates, bagong video sa channel na to. So ayan, may pag-uusapan tayo mamaya na kung saan mayroon akong kasama. So andito na yung mga kapatid ko na makakasama natin sa isang usapan, isang kwentuhan na naman ng kung ano-ano under the sun. Ayan, si ate mo, Maribel. Ate mo, Maribel. Maribel, kasama ni John Mel. So, I have to admit, medyo nakainom po kami ngayon. Kami po ay nasa inuman session. So, mag-vlog kami. Kasi mo nag-vlog. Kapag-vlog. Inyong challenge. Vlog! So, ang topic natin for today is vlog while drunk. Impromptu siya. Hindi mo kailangan mag-isip ng kahit na anong content. Basta sasabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin habang nakainom ka. Ganon! Dahil tayo ay nag-iinuman ngayon, so ano ba ang mga kadalasang pinag-uusapan pag nag-iinuman? Siyempre, muna na doon, love life. Usually, ang mga tao, kapag may pinagdadaanan, lalo na yung mga heartbroken, lumalakas yung loob para sabihin. Lumalakas yung loob nila para sabihin yung mga nararamdaman nila sa loob nila. So, like for example, yung mga broken-hearted person, mas tumataas yung confidence nila na sabihin yung mas Ganon! Pangalawa, kadalasang pinag-uusapan kapag nagiinuman ay past. Ayun, yung mga past nila, yung mga past experiences nila, like yung mga exes. Ganon! Yon. So, hindi lang naman sa past love life, minsan past ng pagkakaibigan, yeah, mga pinagdaanan ng barkada, yon, mga ganon. Hindi lang sa love life, pati na pati sa friendship, oh, mga ganon. Minsan napupuklat yung mga aklat na maalikabok na. Bakit nga naman kasi ganon yung ano ng mga Pilipino, diba? Hindi lang Pilipino, but ganon kasi tayong mga tao, mapagka nakakainom tayo, mas binobrought up natin yung mga tao. Brought up. Binabrought up natin yung mga bagay na tapos na. Hindi ko alam, kasi siguro may mga tao na hindi pa rin talaga nakaka-move on. Yung like for example, sinasabi nila nakaka-move on na sila, pero deep inside, hindi pa rin talaga. So, ayun, sinasabi nila. So, shout out sa kaibigan ko na si Justin na birthday bukas. It's April 7, 2019. And happy birthday! At dahil birthday niya, happy birthday to you! At minsan, kapag lasing na, umaabot na sa politikang usapan. Minsan, lumalalim yung mga usapan. Alam mo yun, bigla na papasok kung ano yung mga problema ng bansa. Hindi lang problema na, pati problema ng mga kapitbahay nila. Kung ano-ano pa, lahat yung problema nila. Kahit si Junel, may next na pinag-uusapan naman ay minsan talaga meron tayo ng tinatawag na L kapag meron tayong alak sa katawan. Nagiging capital yung L sa alak. Kapag may alak, may balak. Kaya napag-uusapan natin ang sex. Minsan tinatanong na lang natin yung katabi natin kung anong-anong question. Medyo sayo ko eh. 7 issues, iPhone 7. Oh, what the... Pasok pa yan! Ang bagay-bagay na! Oh my God! I can afford that! Ngayon na kasi magpasok ang may tattoo!
Wow! Ganon! Bakit gumagano ka rin, Kay? Ano meron sa'yo? Ganyan mag-react kami. Pero dapat tandaan, ang katabi ay hindi pulutan. So, friendly reminder lang, kapag nagiinuman, unang-una sa lahat, huwag pupulutanin ang katabi. Huwag pupulutanin ang katabi. Okay po, ang kainuman. Tama, tama. At syempre, pag nagiinom, always remind yourself kung ano yung limit mo. Drink moderately, parang ganun. Kasi kadalasan kapag ka, sobrang ka na, dun mo na nilalabas lahat. Laman ang tiyan mo. Friendly reminder from Kainuman. So as of now, hindi naman kasi kami ganong katalino, hindi namin alam lahat. So yun lang yung alam namin. Kung meron pa kang alam, just comment down below kung ano pa yung mga pinag-uusapan commonly na pag nagiinuman. Ay, oo nga pala.